Magandang tanawin at preskong hangin ay ilan lamang sa mga bagay na kailangan natin upang tayo ay makalaya sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng stress. At nandito tayo ngayon sa Lakeshore, Mexico, Pampanga. At samahan niyo po ako na libutin ang kanilang mga features and amenities na ino-offer at ang mga bahay na ating i-house tour. Good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel. At today, we are going to tour this nest model unit of Flavorscapes Lakeshore, located here in Mexico, Pampanga. This model unit ay meron pong 2 bedrooms, 3 toilet and bathroom, at meron pa itong minimum lot area na 121 square meters at floor area na 72 square meters. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button at hit that notification bell para ma-update po kayo palagi sa aming mga videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po natin patagalin. Let's begin! So previously, nakapag-house tour na po tayo ng Cocoon Model Unit. At ngayon naman po, pag-uusapan po natin ang Nest Model Unit. Kung kayo po ay naghahanap ng single-detached house located here in Mexico, Pampanga, na malapit po sa NLEX Mexico Exit, perfect po ang Nest Model Unit. As you can see, the design, modern industrial homes. Perfect po itong mga ganitong klaseng housing project sa mga naghahanap po ng mga very rare na design ng mga project po. Okay, pag-usapan po natin ang pasad ng bahay na ito. Una po natin mapansin po is yung kanila pong mga vertical or the sheer wall po, kung saan meron pong mga vertical lining, meron po siyang texture na wooden texture design, nakakadagdag po siya ng aesthetics. As you can see, meron po siyang color po na dominant white at brown color accent. Makikita din po natin na napakaraming mga fixed window at nagbibigay po ng mga natural light. Yung kanya pong pintuan located dito sa side. So pag-usapan muna po natin yung kanilang pong setback sa frontage. Dito po sa harap po, meron po siyang estimated na 3 meter setback space where you can use the frontage as your main carport. So dito po, ito po yung nabanggitan kanina, we have this 3-panel awning type window at this massive glass fixed window. Meron na naman tayo makikita ang mga 3-panel awning type window and another 3-panel awning type window here. As you can see, meron po siyang mga available na canopies. Para pag umulan po, hindi po papasok po lahat ng tubig ulan sa loob ng bahay. Okay, since nabanggit po natin na single detached po ito, for each side po, meron siyang 2 meter setback space. Nabanggit po natin na nasa 3 meter setback space ang sa harap at ang sa likod po, mga nasa 2 meter setback space na pwede niyo pong gamitin para sa mga extension na gusto po ninyo. Okay, so check naman po natin dito sa mga kabilang spasyo. So dito po yung ating main door, located po siya dito sa left side. Well, it depends sa orientation po ng inyo pong nabiling. So as you can see, yung kanila pong main door is a steel door na meron po siyang gray paint. Tapos, katabi niya rin po yung massive glass fixed window na meron pong canopy na connected po sa side na ito, sa harap na ito, at patungo dito sa side, sagad dito ha sa ating pinakapintuan, which makikita po natin itong outdoor lights. Okay, so makikita po natin dito, pag na-turn over po, hindi po paved yung ating area po kung saan pwede po kayong mag-setup ng greenery or basic landscaping. Ito po yung nababanggit ko na meron po tayong 2 meter setback space dito. Kaya po ng pintuan po natin sa main door, steel door din po yung ginamit sa back door area. Meron po tayong mga canopy at this glass fixed window here and another casement window on this back area. Meron pong mga nakaabang dito na electrical outlet. Ito pong electrical outlet na din dito, 2 sockets po siya dito, single outlet po. May cover po yan sapagkat outdoor electrical outlet siya. Para pag umulan po, hindi pong papasok yung tubig dun sa electrical outlet po natin. Okay, and now proceed naman. Yan, bago tayo pumasok sa interior space. Sabi ko po nga kanina, meron tayong mga nasa 2 meter setback space. Para malaman po natin kung gaano po kalawak po yan, gaganyan lang po ako. Yan, yan po ang estimated na nasa 2 meter space po natin. Pag na-turn over po, yan,
as setup kayo ng basic landscape. Sa to, we have this 3-panel awning type window at 2-panel casement window at may fixed window dito sa baba niya. Tapos mapapansin po natin, talagang ano po, napakarami po yung kanila pong design na ganito na meron pong wooden texture design all the way straight pati dito sa taas po. And now, let's go inside the house. Okay, sa pagpasok po natin dito sa nest model unit, ang una nating mapapansin dito is their open concept layout space. Ibig sabihin, walang masyadong partition and kita mo na lahat ang every detail and angle of this unit. Of course, sa pag-proceed po natin, we will be greeted of their formal living area. Dito po sa part na ito, pwede po kayo mag-setup ng TV console. By the way, lahat po ng mga furnitures na makikita po natin and any appliances na makikita po natin inside this model unit are just sample interior sapagkat ito po ay isang dressed-up model unit lamang. Meaning, ito pong bahay na to, this is not the actual turnover, kundi ipinapakita lamang po ito para po doon sa mga gustong ma-visit po ang nest model unit. Anyway, so proceed tayo. Ito po makikita po natin na naglagay po sila dito ng center table at dito po sa side na to, you can place a 3-seater sofa here. Ako masasuggest ko, pwede ko kayo maglagay pa dito ng another 2-seater sofa. May nakita po ko dito na 2 electrical outlet and another 2 electrical outlet on this corner. So, meron pong magkabila. Bali, 4 electrical outlet. At ito po yung napag-usapan natin kanina. We have this 2-panel casement window. Pagdating dito, this is a rectangular shape glass fixed window. Ito po yung mga awning type window natin. Ayan po. Ang perfect po kasi dyan, of course, gusto nyo pong maramdaman, ma-feel yung hangin sa labas, papasok po. Sapagkat marami tayong mga window dito, pag in-open yan, air flowing po siya. At ang kagandahan po nun, pag umulan, of course, presko, napaka-aliwalas po ng spasyo natin, nagpo-flow yung air, malamig po yung hangin sa labas, hindi po papasok po yung tubig ulan sapagkat gumamit tayo ng awning type window here. Tignan natin. So magkabila po yan, this awning type window na napag-usapan natin kanina. And ito pong mga other 3-panel awning type window at this glass fixed window. Kaya napakaliwanag po ng interior space po natin. Since this is an open concept, proceed naman po tayo dito sa kanila pong formal dining area which is palapit na po sa ating main kitchen. As you can see, gumamit po sila dito ng 4-seater dining table. Actually, pwede pa naman na at least a 6-seater dining table. And pag-proceed po natin dito, we will be greeted with their kitchen countertop. This will be your main kitchen. Meron po siyang ginamit po dito na single stainless steel sink at saka faucet. Meron na rin pong mga below cabinet here. Okay. And open natin. So, pwede nyo pong gamitin ito. Paglagyanan po ng inyo pong mga kitchen utensils. And of course, natatakpan lang po ng curtain. Meron tayong 2-panel casement window dito sa side na ito. Tapos, yung kanila pong kitchen countertop, meron pong naka-install na prefab granite counter. At ito na po yung ating back door area. Steel door na rin po siya. Even the door jamb are steel. Meron pong switch dito. At dito sa side na to, may nakita po ako na 2 electrical outlet. Perfect po dyan pag naglagay ka ng oven, electric kettle. So yeah, meron pong pagsaksakan. At we have this main switch. 2-panel po siya. Okay. And ito po yung ating access dito sa ating first toilet and bathroom. Sad to say, nakalock po siya kaya hindi natin mabubuksan. Pero i-describe na lamang po natin yung any part na nakikita po natin. So dito po, makikita po natin, gumamit po sila ng PVC flush door. Tapos, yung kanila pong door jamb is also a PVC. Tapos, yung kanila pong floor tiles dito, they use a 60 by 60 centimeter dimension na ceramic floor tiles. So, perfect po siya. Pagdating naman po sa height, floor to ceiling, estimated nasa 10 feet po yung height. May mga nakita po akong ilaw po dito. Let's count it. So, one dito sa may main kitchen.
sa dining area, isa po, at saka dito po sa ating living area, and another main light here dito sa ating foyer. So, a total of 4 main lights. Okay, so napag-usapan na po natin yung interior details of the ground floor. And now, let's talk about their staircase. Ang kapansin-pansin dito sa kanilang staircase, napakalapad po siya. Meron siyang estimated na nasa 1.2 meter space. Yung kanila pong handrail, it is a wood handrail with a steel railing. Solid wood din po yung kanila pong stair treads. Kaya napakatibay po niyan. At meron pa po kayong space dito sa ibaba po ng ating staircase where you can have a cabinet here, storage po ng inyo pong mga any tools, at meron tayong 2 electrical outlet on this side. Okay. So now, napag-usapan na po natin ang ground floor details. Let's go upstairs. So sa pag-akyat po natin dito sa second floor, napansin ko din sa kanila po mga staircase po. Ano siya? Hindi siya matarik. Ano po, kumbaga pag umakyat po yung ating mga nakatatandang kasamang sa bahay, mga bata, hindi po sila mahihirapan. Tapos may mga wood handrail pa rin po all the way straight ito sa second floor. Kaya may support. At pag-proceed po natin dito, ang napansin ko, yung difference po ng ground floor at saka yung kanilang pong second floor. Dito po, vinyl test po yung kanilang ginamit. And dito sa aking right side, makikita po natin, they use a 2-panel casement window and another glass fixed window dito. Kaya maliwanag po yung ating walkway na may lapad po ng mga nasa 1 meter space hanggang 3 meter space po. So ang dimension yung mga nasa 1 by 3 meters. At bago natin pag-usapan yung ating mga bedrooms, let's now talk about this toilet and bathroom number 2. So this is the toilet and bathroom number 2. Kanina hindi natin nabuksan po yung first toilet and bathroom. All I can say na similar lang po sila ng details. That's why pag nakita nyo po itong details na to, ito pong toilet and bathroom number 2, parang nyo na rin pong nakita yung toilet and bathroom number 1. So they use a PVC flush door with door handle at yung kanilang door jamb. This is a PVC door jamb. May switch po dito. Ayan, may ilaw po. Makikita po natin. Hindi siya nagpapalit. So, warm light lang po yung ginamit nila dito. But of course, this hindi naman po yan yung actual na light. May 2 electrical outlet sila dito. They have this wall-mount lavatory, water closet. And pag-proceed po natin dito, this is their shower area. Wala siyang partition. Well, kapag na-turn over po sa inyo yung bahay, pwede po kayo magpalagay ng glass enclosure. Meron po nakabang for a electrical outlet dito para dun sa inyo pong water heater. Tapos yung height pagdating ng wall type cladding natin, hindi siya floor to ceiling, estimated mga nasa 5 foot by 11 inches po siya. Pagkatapos we have this awning type glass window. Meron po tayong drain dito, so single drain lang po ang available natin dito sa toilet and bathroom number 2. Okay, let's proceed naman doon sa available 2 bedrooms. Okay, so natapos na po tayo sa toilet and bathroom number 2. Let's go to the bedroom number 1 dito sa harap natin. Okay, pag-usapan po natin yung details ng kanilang bedroom number 1. Gumamit po sila dito ng wood half-flash door na meron po siyang wooden texture design. At mapapansin po natin itong mga horizontal and vertical handrail. Mapapansin po natin itong horizontal and vertical lining. Meron siyang door handle dito. At yung kanila pong door jamb is a wood door jamb. At of course, yan po. Kitang-kita naman po yung ating space we have here. Ito pong ginamit po nila dito, kasha po dito yung a single size bed frame. Actually, kahit double size, pwedeng-pwede. Napakaliwanag ng interior space ng bedroom number 1 because meron tayong 3-panel awning type window. Halos floor to ceiling na yung kanila pong fixed window. Kaya papansin niyo po ang liwanag ng espasyo. Dito naman sa side na to, pwede ko kayong maglagay po ng study table. So, meron din pong nakita na 2 electrical outlet on this side. Let's check kung saan po located yung another 2 electrical outlet. I think dito po siya sa likod. Usually kasi for each bedroom, meron siyang available na 4 electrical outlet. Meron din pong switch malapit dito sa kanila pong access ng bedroom. Height floor to ceiling, estimated nasa 10 feet.
By the way, ito na nabanggit kanina na ang turnover po ng mga wall dito is white finish. So, proceed naman po tayo sa bedroom number 2. So, this is the bedroom number 2, which is the final bedroom because ito pong bedroom na to ang master's bedroom. As you can see, gumamit po sila dito ng queen size bed frame kung saan for each side, dito meron pang mga nasa estimated 17 inches na space and another 1 meter space on this side. May nakita po kong electrical outlet dito. Yan. So, magkabila po pala. We have these 2 electrical outlet here at saka doon sa tinuturo kong yan, a total of 4 electrical outlet. And then on this side po, we have at least mga nasa 1.2 meter space. Kaya pwede ko kayo maglagay po dito ng ano po, cabinet. And dito naman po, saan makikita po natin yung kanila pong mga window. Una po, ito pong massive 2-panel casement window. And then, we have this 3-panel awning type window and also on this side. So, height floor to ceiling, nasa 10 feet. And of course, since this is the master's bedroom, yung privilege nasa kanya. Kaya meron po siyang sariling toilet and bathroom. Yan, meron siyang similar features lamang po nung mga nakita nating toilet and bathroom previously. Same po siya na meron pong PVC flush door at yung door dyan po ng PVC na rin. Wall mount lavatory, water closet, shower, single electrical outlet for a water heater. At we have this awning type window as an air vents and this 2 electrical outlet. Okay, so napag-usapan na po natin yung details ng interior space. And now let's go outside. So now napag-usapan na po natin ang interior at exterior details of the Nest model unit. If you are interested of this model unit, naka-indicate po yung ating price sa ating description box. At kung meron po kayo nagustuhan sa video na ito, please comment it on our comment section. Naka-indicate na rin po ang aming mga mobile numbers, WhatsApp, Viber, email address at saka aming Facebook page. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Once again, this is John Kevin Paunel and God bless.